Hi, TGIM! Thank God it's Monday! You made it! Ay, sarap ng tulog. Kamusta ang weekend ninyo? Okay naman? Okay. Ayan. Kulang! Habaan natin ang weekend. Ito po mga kapatid, ang pinakamasaya ang club sa umaga. Kami lang, Good Morning Club! October 8 na po tayo mga kapatid. Ang bilis ng araw. Akalain nyo, 78 days na lang. Pasko na! Abay, marami po kaming pangbuwan na manong kwento at balita para sa linggong ito. Kaya tusok lang hanggang alas 7:30 ng umaga. Pangon na sa Happy Morning. That is awesome! Kita nyo naman, ako napawawa. Eh, sigurado pati kayo mga kapatid napawaw dahil nandito po ako sa Wow Toy Museum dito sa Quezon City. At talaga naman, na-amaze ako dito sa mga laruan dito. At ultimo, kahit saan ka lumingon, sa baba, sa taas, sa gilid, puro laruan. At ito na lang, example nga po yung pinakita namin sa inyo kanina. At itong Mother Earth natin, umiikot, ang tawag po dyan ay Levitator. Wala po yung ano, ha? Tali, ha? Wala pong tali pero umiikot at nakalutang. Ang sikreto po dyan, eh hindi ko po alam. At mga kapatid, hindi lang po yan ang mga makikita ninyo. At marami pa po dahil magtutur po tayo dito mamaya. At pakikialaman po natin yung mga laruan dito ha. At para alamin po natin kung sino ba ang pasimuno ng Wow Toy Museum, eto po siya at kikilalanin po ang pinaka-humble, ang pinakamabait na nakilala ko sa tanan ng buhay ko, si Sir Jimmy Madarang. Sir, good morning po. Alam niyo po, talagang, Sir, na-interesado po ako dito sa mga collection ninyo. Eh. Kailan po ba kayo nagsimulang mangulekta ng mga laruan? Sir, kailan po kayo nagsimulang mangulekta ng laruan? Noong 1962 po, doon po ako nag-umpisa nag-assemble. 8 years old po ako noon. 1962, eh, parang hindi pa ako buhay noon. 8 years old ako noon. 8 years old po kayo. Ano po ba yung unang-una yung naging ano, collection at nag-inspire kayo na mag-collecta? Opo, ang unang-unang in-assemble ko po yung Ford Fairlane po. Kaya ako na-inspire kasi nanood ako nung King Kong o Godzilla, yung mga pelikula noon na higante. Gusto ko ako yung higante, nahawak ko sila. Kaya talagang isipan niyo sir na mag-collect na. So far po ba, gano'n na po ba yung karami yung mga collection po ninyong laruan? More or less po, nasa 13,000 na po ngayon. 13,000? Nakakabisado nyo po pag may mga nawawala o may mga nami-misplace kayo? Opo, marami pong minsan nawawala pero nahanap din po. Pwede po bang malaman kung ano po yung pinakamahalaga sa inyong laruan na kinokolekta po ninyo? Opo, ito po yung pinakamahal na laruan na sa harap natin. Ito po yung tinatawag na train diorama. German train diorama po. So, ito po yung Germany train diorama inspired po sa Germany. Opo. Ito po ba ito toong lugar sa Germany? Parang replica po ng isang town po sa Germany ito po. Ganitong ganito po yung itsura niya? Opo. Pati yung mga sasakyan, puno, yun po. Pwede po bang malaman kung magkano na inabot na itong collection niyo po nito? Opo. Sa pag in-average mo siya ng ano, per month, nasa 250 pesos a month po, umabot na siya ng 60,000 ngayon. Alam niyo sir, speaking of trend, kanina pa ako may napapansin na paikot-ikot dito sa taas natin. Opo. Yung trend din to, talagang kakaibang trend to, tapos mayroong cameraman na kumakaway. Opo, yun po. May kumakaway na cameraman. Tapos makikita niyo po siya sa monitor po. Ayun, may monitor tayo. Yun o. Ang gandang lalaki ng cameraman, o. Wireless po. Yan, may transmitter. Tsaka yun ang receiver at po. Eto siya. Eto siya. Eto po siya. Yan o. Opo, yan po. Talagang safe na safe yung mga laruan ninyo. May umiikot ah. Nakabantay sa atin. Ayan. Sir, ano po ba yung ano ninyo dito ang collection? Ano po ba yung pinakamarami yung collection dito? Mahilig po ba kayo sa mga cars? Sa mga tulad nitong diorama? O yung mga character po? Yung karamihan po dito yung mga cars. Iba-ibang size po. Tsaka detail po yung mga makina, pati dashboard po. So kung ano po yung mismong itsura, anong totoong makina, yun din po yung... Opo, pati dashboard po, umiilaw rin po, tsaka gumagana. Pero talagang sobrang nag-interesado po ako mamaya po, pwede ko pagpakailaman yung mga iba ninyong laruan. Opo, meron pa sa ibang kwarto po, marami po. Yan ha, pinayagan na ako ni Sir Jimmy ha, binigyan na ako ng... Go Signal! Sir, marami pong salamat. Good salamat morning po ulit. At samahan niyo po ako mamaya. Magtuturo pa tayo mga kapatid. Marami pa tayong makakalamin. At hindi lang ako ang makakasama niyo ngayong umaga.
dahil meron din tayong makakasama na mga scholar ng Artista Academy. At finalist, ha? Take note, finalist na sila. Dalawang finalist at abangan nyo kung sino yan. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ba yung inihanda para sa atin ni Mamutin sa Baon Tips. Samantala, balikan muna natin si Lucky na parang bumalik sa pagkabata sa Toy Museum sa Quezon City. Lucky? Thank you, Paolo and Grace. At mga kapatid, nagbabalik po tayo dito sa Wow Toy Museum. At kasama ko pa rin, siyempre, si Kuya Jimmy. Kuya Jimmy, promise nyo sa akin, magtutour tayo ulit. Ano po? Eh, dito po. Kaya nandito na nga tayo sa isa pang bahagi ng kanyang museum kung saan ay makikita po ninyo yung mga sikat na landmark sa buong mundo. Nandyan yung Eiffel Tower, the Leaning Tower of Pisa, at saka yung sikat na sikat na London Bridge na falling-falling daw, pero mukhang hindi naman. Sir, so Jimmy, ano po bang ano to? Itong mga collection ninyo, gawa po saan? Ang gawa po sa papel at styrofoam po. Naka-pre-cut na yan. Tapos ina-assemble na lang. So kayo pa rin po mismo po yung nagbuo? Opo. May mga assistant din ako tumulong sa akin. Opo. At dito, ayan, low flooring ahead. So ingat po tayo. Ayan. Opo. Dito naman, napansin ko yung mga collection po ninyo, yung mga sikat po na mga sasakyan. Yung mga evolution po ng sasakyan yung nakikita ko po rito kasi may mga luma hanggang sa pabago ng pabago na. Ito po yung unang-unang, ano po bang sasakyan ito? BMW po yan na parang icebox ng pinto ay bukas sa harap. Hindi ko na ho naabutan yan kahit sa ano, sa mga internet hindi ko yan nakikita. Buti meron po kayo. No? Ano po bang favorite nyo po rito? Ang favorite car ko po itong si Batmobile 1966 po, TV at series. Simula po sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki yung collection po ninyo. Opo, 1:86:87 hanggang mabutang mo ito 1:18 scale po. Idol nyo po ba siya, no? Si Batman. Hindi po, maganda yung kotse niya. Maraming effect yun. Yeah, ito pa. At hindi lang yan, marami pa. Ang dami po, ang dami nyo pa pong car collections po dito. Yung mga luma. Yung iba po, parang yung iba, masyado ng luma po. Pero, napreserve nyo pa rin po ng maayos. Ano po bang sikreto? Opo, ito kasi ano yan eh, yung mga pag inaalikabukan siya, inaano namin ng tubig tsaka sabon, tapos inaano si ventilador para magmunga malinis siya uli. So dito mo, 60s pa po ito. Oo nga po eh, talagang dito nyo makikita yung evolution ng cars kasi simula doon sa pinakaluma hanggang yung, eto na, pagka medyo umurong tayo ng konti, pabago na ng pabago. Ito na, anong year po ito? Ito po, 1960s pa rin po. 1960s? Opo. Pero mas moderno na po yung mga... Opo, pero marami yan hanggang doon sa kabilang kwarto po. At eto pa, lakad pa tayo rito. Opo. Mga kapatid. Dito naman po ay mga matchbox po, gawa sa diecast. Opo, 1950s pa po yung iba. Kahit na, maliliit yung mga laruan, detalyado po, no? Kompleto sa mga details yung... Gawa po sa... Ultimo sa pinakamaliit, ultimo motorsiklo. Gawa po sa England yan, eh. Wow! Made in England. Ayan, at urong pa tayo, mga kapatid. Dito naman, mga sikat na... Ito, may mga ano kayo dito. Mga pictures niyo ng mga bata kasi yung mga laruan na kasama niyo. Actually ito yung nung baby pa ako, 4 months old siguro ako. Ito yung mga toys nung sa mother ko, sa sister ko, brother ko. Ah, kinukulit niyo na rin po lahat. Actually ano yan, parang mga nakatabi lang, tapos nilabas ka na lang. Ayan. Pati litrato po. At itong umagaw ng aking atensyon, ang kauna-unahang, tama po ba ako, kauna-unahang sasakyan na ginamitan ng gasolina? Opo, Mercedes-Benz po yan, noong 1885 po. Ito po yung original na itsura niya. Opo. O yung unang-unang ginamit na ginamitan ng gasolina. Unang-unang kotse siya na kaya nga wala pang headlight. Mas nauna yung sasakyan bago na-invento yung headlight. Bago na-invento yung headlight. At sa baba niyan, mga kapatid, may mga coins na kinokollect din si Kuya Jimmy. Opo, ito ano naman po istorya nitong mga coins ninyo? Ito po kasi maraming mga kwarto kami noon na may mga drawers, may mga tambak na mga coins. Kaya pinag-ipon ko na lang at ginawa ko siyang birth date, magpisa sa pinakaluma, pupunta sa present time. Ano po yung pinakaluma? Ito pong 1907 na piso. Parang silver coins yata yan eh. Ang gusto ko doon yung sa likod, yung paper na 5. Opo, yung ano, yung 5 pesos na papel. Opo, tapos ito pong ano, meron ditong ano, Spanish coin. Ito pong 1885 na Spanish coin. Ito po yung Spanish coin. Opo, sa Pilipinas nung okupado ng Kastila sa atin. Wow, grabe yung collection ninyo. Sir Jimmy, ito sa talagang nakaka-awesome
Tapos may mga iba't iba pang mga itsura ng mga sasakyan, mga ano naman po ito, mga... Ito po, mga tiyatag nila, mga old-timer na kotse po. Old-timer na kotse, ang dami. Okay. At, syempre, pag sinabi mong laruan, di ba, kaya Jimmy, ang naiisip ko nung bata ako, naiisip ko niya lagi pag laruan, robot. Ay, okay. Hindi mawawala yung mga robots. Ito po. Meron din tayong mga robots. Mga gawa sa lata na robots po. Ano pong tawag dyan sa mga robots ngayon? Tin Toy Robots po. Ito po yung pinakaluma namin na robot. Itong 1958 na Robby the Robots po. Yung itim na yun. Opo. Ito po, gano'n yung po katagal kinulit na ito. Lumang-luma na to eh. Parang kulang-kulang na yung ibang parts niya. Ay, opo. Gano'n na po siya katagal. mga 1950s din po yan. Mga yan. Yan. Marami po salamat ulit kay Jimmy. Gusto ko pang mag-tour, ha? Akyating ko pa itong museum ninyo, ha? At sigurado na ako matutuwa kayo dahil may makakasama pa tayo. Opo. Mga guwapo at magaganda. Ha? Bukod sa aking guwapo, may makakasama pa tayo maganda. At lahat ng yan, mga kapatid, tutukan at abangan nyo na lang dito sa club na talaga namang nakaka in love ang Good Morning Club! Hello! Balikan naman natin uli si Lucky kasama sa Toy Museum sa Quezon City. At nagbabalik po tayo mga kapatid dito pa rin sa Wow! Toy Museum! At ito kasama ko na po siyempre ang mga Artista Academy. Pinangako ko po sa inyo ang ating mga finalist na si Vin at siyempre si Sophie. At ito nga, kanina marami na kaming ginawa. At ito, nakikita niyo sa likuran ko, ito ha, Paskong Pasko na ang tema. Dahil ito mga kasama ko dito ng laruan ay inflatable, animated inflatable na mga laruan na galing sa Wow Toy Museum. At siyempre kanina ay nag-tour na nga kami sa iba't ibang lugar dito sa Wow Toy Museum kasama ko si Sophie at si Vin. Diba? Nagpunta kami dun sa, ano, since na malapit na yung Christmas, yung Christmas theme na mga laruan. At nais ko malaman kung ano ba yung mga reaction ninyo sa mga nakita ninyo kanina. Kamusta yung tour natin? Sophie? Sobrang cool ng mga toys. Sobrang dami. Nakakagulat kasi ang dami talaga. So, naaliwa ko. Sobrang naaliwa ko. Yeah. Si Vin naman na kanina parang biglang bumalik sa pagkabata. Oh. Yes, namanga talaga ako dito sa Toy Museum. First time ko nakapunta sa ganitong uri ng museum at nag-enjoy ako doon sa Christmas at sa Carnival at syempre doon sa horror section. Nag-enjoy talaga. Kamusta naman yung horror? Medyo natakot ka ba? Yes, nagulat ako sa'yo na lumabas ka. Nakakatakot talaga yung gulat mo sa... Sa akin ka nagulat talaga. Pero kukunin mo ako sidekick, ha? Ay, Sophie, ikaw, kamusta yung horror experience mo doon sa mga laruan? Natakot ako sa'yo. Hindi ako natakot sa toys, pero ang cute ng toys. Sa akin ka natakot talaga. Ano, makikita nila kung paano kayo natakot sa akin. Ayan, at ito nga yung mga pinuntahan natin. Yan, oh. Ano yan? Yung haunted house ng mga laruan. Sobrang ano, no, interesting yung mga laruan kasi kahit na napakaliliit nila ay talagang detalyado tsaka napaka-cool, ang sarap, nakaka-refresh yung utak. Kamusta naman, ano may mga paborito ba kayo? Ano yung mga pinaka-like niya? Ikaw, Sophie? Ako yung carnival yung pinaka-like ko, ang cute niya. Bakit? Wala, ang cute lang. Tapos parang ang saya-saya sa carnival. Si Vin, ano ba yung paborito mo? Yung pinaka-like mo? Yes, yung sa akin, pinaka-gusto ko dito yung sa Christmas section. Malapit na yung Pasko. Ganun, oh. Tama-tama, malapit na ang Pasko, ha? At, ayun, parang ang layo nito, eh. Sige na, promote na kayo. yes, sana po tulungan niyo po kami. You can text po AA space Vin and send to 56 56, and ganun din po sa aking love team. AA space po wow. And send to 56 56. And meron din po kami Twitter. AA Pina Brenica. Alright. AA Sophie Albert. Oh, yan. Ano muna? Imbitahan mo na sila manood. Manood rin po kayo ng Artista Academy after Wheel Time Big Time from Monday to Friday. Tapos 8:30 naman after Talentadong Pinoy on Saturdays. Ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you mga kapatid. Tutok lang pa rin kayo dito sa talaga namang club na nakaka-in love, ang Good Morning Club!